Hi guys! Welcome back to my channel. At eto na naman, may bagong huntahan na naman tayo. Salamat uli sa pakikitambay. At kung ito naman ay ang una mong pagdalaw sa aking channel, syempre kagaya ng lagi kong sinasabi, please like, subscribe, and hit that bell para next time na bored ka, may matatambayan ka na naman. And you'll get notified with my future videos. Araw na ito guys, share ko lang, lagi naman ako dito ang share ko lang how I successfully returned and refunded damaged item na nabili namin sa isang online shop nitong December lamang. So I hope may mapulot kayo dito na tips on how you can successfully return and get refunded na hindi aabutin ng 5,000 light years. So ito guys yung binili natin. Actually siya Shopee to. Hindi ako nakapagsabi ng salamat Shopee. Ang nasabi ko ay anyari Shopee. Dahil syempre tayo gusto natin yung nakaka-less tayo sa presyo. Kaya dito ako na pa-order. 599 lang kasi yan. So plus a shipping fee. Umabot lang yan ng 663, mababa pa rin kumpara sa mga canvas ko na 700 plus, kaya napa-order ako niyan. So here is our unboxing. Okay, so actually COD to, pwede naman sana na binuksan ko muna to sa harap ng nag-deliver, kaya lang nakita ko marami siyang item na i-deliver pa. So, hassle pa sa kanya. At, syempre, tiwala rin ako sa Shopee na hindi naman kasi to first time na pagbili ko sa Shopee. Kaya, binayaran ko na hindi ko binuksan sa harapan ng nag-deliver. Pero, paghawak ko pa lang, parang instinct, parang na-feel ko there is something wrong. Kasi pag alog ko, parang ang daming pieces, parang jigsaw puzzle yata yung na-order ko. Kaya tinuloy ko pa rin yung pag-open yan. At tingnan niya din pala po sa box, pagka mag-order kayo, yung mga stickers na nakadikit. Eto, may nakadikit na din pala dyan na problem package. Pero hindi ko naman maintindihan yung code na nakalagay. So eto na siya. Okay naman yung pagkakabalot, naka-bubble wrap naman, kaya lang medyo manipis nga lang talaga yung bubble wrap, hindi dinoble, isang paikot lang. So, eto na, dito na natin makikita na pera-perasong pangarap pala yung laman ng ating box. So, paghawak ko pa lang, may crack na doon sa likod eh. O ayan, yung parang may kung anong digmaan na nangyari sa loob. Merong mga pera-peraso sa loob pa ng box. Ayan, hiwa-hiwalay talaga sila. So, hindi mo talaga siya magagamit. So, medyo nakaka-stress kasi December 30 na to dumating. Tapos, gagamitin namin to ng New Year's Eve. Kasi, magpapa-samyupsal nga si Mayora. Kaya yan, gagamitin sana namin yan. So, tignan nyo naman ang nangyari, diba? Sabi ko nga, pera-perasong pangarap.
So, ayan nga at kitang-kita nyo naman, hindi natin magagamit yan. So, ito yung mga ginawa ko para maibalik at makuha yung refund sa binili ko. Okay, number one na ginawa ko syempre is calm down. Kahit alam mong kailangan mo yan the next day, yun lang talagang una kong ginawa. I calm down kasi nothing will be resolved pagka mag-iinit agad yung ulo mo. Then, do not forget to take pictures. Kakailanganin niyo yan, mahalaga yan. Or have a video of your unboxing of the received item. Malaking tulong yan. Then, after that, pag nailigpit nyo na, message the seller right away. Paalam nyo kung ano yung estado ng item na na-deliver sa inyo. Then, wait for the courier to inform the seller na na-deliver na yung item. Kasi mag-notify naman sa atin yung app or yung online shop, di ba? Yung may mga lalabas doon na button. It's either order received or yung return or refund. Yun ang aantayin natin. Then, pagka meron na dun yung button na order received and return / refund, huwag nyo pong itap ang order received. Mag-tap na kaagad ng return / refund para mag-proceed na tayo doon sa refund or return process. Kasi iba yung lalabas noon na window or na page. Okay, then dito sa return / refund na page, maglalagay ka dyan kung ano yung gusto mong mangyari sa item, i-return mo ba, or refund mo ba, things like that. So may nakalagay dyan na discuss. So parang proseso yan kung paano maibabalik yung item at paano ka ma-refund. Kaya yung number one na sinabi ko is calm down, kasi yung immediate resolution ng process na ito ay manggagaling muna doon sa calm down talaga. Kasi syempre maayos mong mailalahad kung ano yung gusto mong mangyari sa item na natanggap nyo na damage or may problema, things like that. Bukod sa itatype mong information, meron din doon mga option. Tingnan nyo na lang. Tapos piliin nyo kung ano yung applicable sa inyo. So, itong mga tips na binibigay ko ay pag maayos kausap ang seller. Syempre, ibang usapan na yun pagka medyo hindi maayos kausap. You know what I'm trying to say? Susungit or refuse to accept the fact na damage yung na-receive mo, things like that. Basta ito pagka maayos na kausap. Kasi nung message ko siya, maayos naman siyang nag-reply. Kaya, eto nga. So, may mga pagdadaanan pa rin yung proseso, lalo na ito, naabutan ng holiday. So, wait. Ang isa pang ginawa ko, guys, bukod sa pagme-message sa seller, nag-email din ako sa customer support ng Shopee. So, makikita niyo yan doon sa Me tab, sa help center, doon sa bandang baba. So, eto yan. Email. So, nag-email ako sa Shopee. Very responsive ang Shopee. Nagre-reply siya kaagad. Mararamdaman mong talagang iniintindi yung concern mo. So, ang advice sa akin ng Shopee, yun nga, i-return, tapos ipapa-shoulder sa seller yung pag-return sa shipping fee. Kaya lang, nung i-ship na namin, aabot daw ng 1,000 something yung shipping fee kasi titimbangin tsaka susukatin daw. Medyo malaki daw yun kaya aabot daw ng 1,000 something. Eh, on my part, syempre, nilagay ko rin yung sarili ko. Paano kung ako yung seller? Okay lang ba na sasagutin ko yung 1,000 something para sa ganung halaga? So, I opted na lang yung self-arrange walk-in na pag-return kasi alam naman namin yung location at may mga tumulong sa akin
na ma-return yung item. Okay, salamat pala, shout out sa aking cousin-in-law na si Maria at saka sa husband niya, sila yung tumulong sa akin para maihatid. Sila yung nag-walk in at pumunta doon sa warehouse ng seller. At eto na, pagkabigay niyo ng item, huwag kakalimutan na mag-picture kung sino ang tumanggap ng item at kung paano niya natanggap para may evidence or proof na naibalik talaga yung item since self-arrange or walk-in lang ang ginawa. Kakailanganin din kasi yung pictures pagka bumalik tayo sa account natin na mag-i-inform na tayo sa Shopee na na-return na. Since wala tayong maipoprovide na shipping information, yung pictures ang magiging evidence natin or proof na naibigay or naibalik na talaga sa seller yung damage item para mag-progress yung ating request for refund. Then after that, antay ulit tayo na itap naman ng seller yung order or item received sa kanilang account. Hindi ko lang alam kung anong itsura sa bottom nila. Basta dapat ma-confirm nila na naibalik na. Sa kaso ko, medyo inabot pa ng kinabukasan bago ma-confirm. So parang anong nangyari? Bakit hindi tinatap na na-return na? So nag-email na naman ako niyan sa Shopee. Sinabi ko na naibalik na, things like that. So tutulong yung customer support ng Shopee para kalampagin yung seller na mag-tap na ng item receive, things like that. Kasi parang sa daloy ng mga usapan namin ng seller, parang ikinocomplain or kinocontest din niya na maayos naman kasi yung item na deliver. So sa akin, nag-send din naman ako ng message sa seller na kung may problema sila ng courier, labas na ako dun. Basta ang sa akin, ginawa ko na yung makakaya ko para maibalik yung item na hindi kami masyadong mapiperwisyo, both buyer and seller. Kaya yung refund ko sana mabigay. Nung nag-email ako sa Shopee customer support, na confirm naman nila kaagad. Tapos na-process na agad yung refund. So eto na, napunta na sa aking wallet. Wow! So we were successfully refunded. Ang isa pa sa tip ko ay pagka may ganitong mga problema, huwag agad post sa social media. Huwag agad mag-type ng review sa shop ng seller. So gawin muna natin yung by diplomasyang pamamaraan. Kaya ako nilagay yung calm down kasi pagka mainit ang ulo natin ay magpo-post sa Facebook, magkukomenta agad o maglalagay na agad ng review doon sa online shop, which is hindi naman gusto ng seller na makatanggap tayo ng damage item. Kaya lang doon sa proseso ng pagdadala sa atin, may mga pagkakataon na hindi naiiwasan. Oo, totoo, hassle talaga ang makatanggap ng damage item, pero kung paiirali natin ang init ng ulo, ay lalong madadagdagan yung hassle. Kaya patience is a virtue pa rin talaga dito. Ang mahalaga sa hinabahaba ng proseso, I was successfully refunded. At ayan na, napunta na sa aking wallet. At pwede ko na ngayong sabihin, salamat Shopee! At isang huntahan na naman ang natapos, guys. Maraming salamat sa pakikitambay at panunood. Yun nga, patience is a virtue. Thank you very much for always supporting my channel. Keep safe, everyone, and may God bless us all. I'll see you again next vlog.